Yan, checking lang po, no. Gusto ko lang i-check kung okay ba yung signal pa kasi ako ay kinuha ng Philippine Debaters Association as isa sa mga coordinator ng platform ng PDA. At may isang Muslim na naghamon sa akin ng debate kung sino ang tunay na Diyos, si Allah o si Yahweh, no? Ang Diyos ba ng Katoliko ang tunay na Diyos o ang Diyos ng ano tawag nito ng mga Muslim? So hinamon ako at pinaunlakan ko naman, kaya lang hindi ko pa po kasi ako sure sa signal kasi mahina yung network, no? Mahina yung network natin. So pinag-uusapan ng iba't ibang mga Protestant yung mga naging post ko at sinata ko, piniem ako ng mga iba't ibang Catholic, no, na nagsha-share ng post ko na talagang pinag-uusapan, no, ng mga Protestant ng iba't ibang group yung mga nagiging stand natin. At maraming salamat sa pag-share ninyo sa mga post ko, no. Ang tagal ko ring hindi nakapag-live. Ang ating pag-uusapan na which is ngayon ay patok, no, sa mga Katoliko, hindi lang sa Katoliko, kahit sa hindi Katoliko. Patok ngayon yung issue patungkol sa Bible. Yan ay naging laban din ni Father Darwin Gitgano kay Ray Ann Fuentes, no? So, magdadahan-dahan muna tayo, no? Meron akong nakausap, shoutout sa'yo Ate Rowena, no, na Katoliko, na napanood yung laban ni Father Darwin at ni Ray Ann Fuentes. Actually, hindi ko pa po napapanood yung live debate na naganap kay Father Darwin Gitgano at kay Ray Ann Fuentes. Ngayon, nagkaroon yata ng issue, no, sa ibang Katoliko si Father Darwin patungkol dun sa Ventus Latinus ba yun? Sino po ba nakapanood ng laban nila? Hindi ko pa po kasi napapanood eh. Ventus Latinus. So, sinabi raw ni Ray Ann Fuentes na may nauna sa Latin Vulgate. As we all know, the Latin Vulgate, yan yung compiled Bible ng Catholic Church 4th century. Diyan nagsimula lahat ng iba't ibang translations, hindi po ba Latin Vulgate? Ngayon, parang nga naging pag-uusap yata dun sa debate, no? Base sa kwento ha, may nauna daw sa Latin Vulgate, yun ay ang Ventus Latinus. Okay, kaklaruhin natin. Wala pong nauna sa Latin Vulgate na kahit na anong Bible. Ang Ventus Latinus, yan ay collection ng mga manuscript na which is translated into Latin. Kapag sinabing Ventus Latinus, hindi po yan Bible. May inilalatag din ang mga Protestant, most commonly ang mga Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, patungkol naman sa Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus. Ang Codex Sinaiticus, hindi po yan Bible. Ang Codex Vaticanus, hindi din po yan Bible. Ang Septuagint, ang Tanakh, ang Torah, hindi din po yan Bible. Okay, papaliwanag ko sa inyo ha. Para makarating din to sa mga mahihina ang kokote na mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Yung nilalatag nilang Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Ventus Latinus, yan po ay mga manuscript. Collections ng mga manuscript na kung saan bubuuin ang Biblia na which is ang Latin Vulgate. Ang mga pinaglalatag ninyo na Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus at Ventus Latinus, yan po ay sa Katolikong simbahan. Sa panahon ng Codex Vaticanus, wala pang sulpot. Sa panahon ng Codex Sinaiticus, wala pang sulpot. Sa panahon ng Ventus Latinus, wala pang sulpot. Kaya kahit anong sabihin nila
na nauna ang Codex Vaticano sa Latin Vulgate, nauna ang Codex Sinaitico sa Latin Vulgate, nauna ang Ventus Latino sa Latin Vulgate. The point is, pagmamayari pa rin ang Katoliko yon. Kahit sabihin nyo pa kung lahat ng mga nauna sa Latin Vulgate under ng Christianity, yan po ay pagmamayari ng Katoliko. So palpal pa din kayo dyan. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, at Ventus Latinus, yan ay mga Bible. No! Pag sinabing Bible, ito dapat ay compiled. Yung Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Ventus Latinus, compiled ba yan? Hindi. Iniipon lang yung mga manuscript. At dahil itong si Pope Damaso, Pope Damasus, no, Damascus o Damasus, ang gusto niya kasi, mas lalo pang maging accurate yung translations ng Latin. Kaya yung Ventus Latinus na yan, wala yung basbas. Wala yung basbas na, oy, ang Ventus Latinus, Bible yan. Wala yung basbas kasi, hindi yan nagustuhan, parang hindi masyadong na-convince si Pope Damaso na si Padre Damaso, hindi siya masyadong na-convince dun sa mga translations. Kaya ang ginawa nito ni Padre Damaso, mas lalo niyang pina-accurate yung translations. Kanino? Kay Saint Jerome. Kaya nung hawak-hawak ni Saint Jerome yung mga manuscript na itra-translate into Latin, siya ay nagpunta sa bayan ng Jerusalem at doon niya pinag-aralan ang bawat konteksto na mga nakasulat sa original na manuskrito na kung saan ito ay ilalagay sa Latin Vulgate na which is nagsimula ang Bible. At ang Bible na Latin Vulgate na siyang bumuo tayong mga Katoliko ang siya lamang may karapatan na magpaliwanag ng salita ng Diyos na mababasa sa Biblia dahil si Saint Jerome pinag-aralan ang mga kasaysayan sa likod ng bawat sitas. Kaya hindi tayo pwedeng mag-Bible alone. Hindi tayo pwede. Bago na buo yung Latin Vulgate, kasi nga dahil sa Ventus Latinus, no, may mga translated na yan na Latin. So, itong si Jerome, mas lalo niyang ginawang accurate yung mga translations. Kaya itong Latin Vulgate na ito, nung ito ay nabuo, hindi pumabor ang mga sinaunang Kristiyanong iskolar. Pinagtalunan yan. Sabi ng mga iskolar, hindi ako papayag na yung Latin Vulgate ay maging Biblia ng simbahang Katolika. Tinutulan yan ng iba't ibang konseho. Kaya nga kung titignan ninyo, iba-iba yung date. May 385 AD, may 400 AD. Diba? Iba-iba yung mga petsa kung maririnig ninyo na, ang Bible ay na-compiled 385, 375, 400 AD. Bakit? Ayon sa mga councils. Kasi hindi naman yan tinanggap eh. Ang Latin Vulgate ay hindi yan niyakap agad. Kaya tayo, may iba't ibang petsa, may 385. O maaaring at 385, niyakap ang Latin Vulgate, Council of Carthage, let's say. O kung meron kayong mabasang 365, 375, o so whatever, baka yan yung taon na niyakap naman ng Alexandrian. Council of Alexandria. Ganun din sa Roman Catholic Church. Pinablish natin at inilabas na magkakaroon ng aklat ng pananampalataya ang relihiyong Kristyanismo 4th century under ng Roman Catholic Church. Hindi din pwede na kiniklaim ng mga Iglesia ni Cristo na ang Septuagint ay isang Bible. That's wrong! Wala pong kinumpiled ang simbahang Katoliko na Old Testament at tatawaging Bible. Ang compiled Bible na nag-e-exist under
ng Christianity is the Latin Vulgate Bible. The Latin Vulgate Bible consists two testament. And that is the Old Testament and the New Testament. Kapag Old Testament lang ang gagamitin mo, ang tawag dyan, lumang tipan. Ang lumang tipan na ito, no, ay nag-e-exist na, wala pang Latin Vulgate. Bakit? Dahil ang Old Testament, yan ay testamento sa ilalim ng relihiyong Judaismo. Yes! Wala pang Christianity, may Old Testament na. At itong Old Testament na ito, ang nag-originate to sa aklat ng? Sa aklat ng ano? Aklat ng Tanakh. Diyan nagsimula yan, sa aklat ng Tanakh. Ang aklat ng Tanakh, which is the Old Testament, hindi po yan tinawag na Bible. Anong tawag sa Tanakh? Sa panahon ng mga Hudyo. Sa panahon ng mga sinaunang Hudyo, sa panahon ni Moises, ni Jacob, ni David. Anong tawag sa Tanakh? Tinawag bang Bible ang Tanakh? Hindi. Ang Tanakh ay tinawag na Five Books of Moses. Five Books of Moses. Yan ang Tanakh, hindi yan Bible. Kaya hindi natin pwedeng sabihin that the Old Testament, kung tayo ay gagamit ng Old Testament lang, hindi yan pwedeng tawaging Biblia. Tatawagin natin yan either Tanakh, Septuagint, Pentateuch, Torah. Ngayon, bakit ba Sanrio? Tanakh yung gamit. Bakit nagkaroon ng Septuagint? Ano yung Torah? Ano yung mga pentatouch na yan? Yung mga aklat na yan, ang Tanakh, meron niyang Five Books of Moses, nung dahil sa may mga propeta na tayo, sila ay nagsusulat, nagkaroon ng pagdadagdag sa mga aklat ng Old Testament. Dati, Five Books lang yan, no, kay Moses. Dahil maraming propeta ang nagsusulat at pinasulat sila ng Diyos na ito ang aking salita, isulat mo. Dahil dumadagdag ang mga testamento, nagbabago ngayon yung mga aklat doon sa loob ng Tanakh kasi nadadagdagan. At dahil nadadagdagan, ito ay tinawag na Septuagint. At during that time, sa panahon ng Judaism, may iba't ibang mga sekta dyan. Pero hindi Protestante. Ano yung mga sekta? Yan yung Pariseo, Saduceo, Essenes. Mayroon pa yung alam ko, nabasa ko, parang Nazareno? Nazarene? Iba-iba yung mga sekta sa ilalim ng Judaism. Kasi lahat ng original religion, may mga sekta yan, kahit ang Muslim. Ang Islam ay sulpot yan, tinatawag na Sunni. Ganun din sa Judaism. May mga ano yan, sekta yan. Tapos sasabihin nila, hindi Sanrio, may Bible sa loob ng Bible. Basahin mo ang Greek. Matatawag na Bible, ang Septuagint Bible. Bakit? Basahin mo ang Greek. The question is, yung Old Testament ba ay sinulat hango sa Grego? Yung original na manuscript at o scroll ng Old Testament, Greek ba yan? Ang Hebrew ba ay Greek? Ang salita ba ni Christ, Greek? Di ba hindi? Ano yung salita ni Christ? Aramay. Dapat hanapin nila kung may salitang Biblia na Aramay. Hindi pwedeng Greek. The language of our Lord is Aramaic. Greek ba si Moises? Hindi, di ba? Kaya nga hindi tinawag na Biblia ang Old Testament. Ang tawag dyan,
5 books of Moses. Bumili kayo ng Bible, ng New Testament lang. Anong nakalagay? Di ba meron tayong maliit na Bible na kulay brown? Ano ang nakalagay doon sa maliit na yon? Di ba nakalagay bagong tipan? Bakit hindi ginawang Bible? Hindi ba Bible yon? Di ba? Bagong tipan. Kung gagamit ka ng bagong tipan lang, Bible, hindi. Ang Bible ay binubuo dapat ng dalawa. Old Testament at New Testament, magkasama yan sa iisang aklat. Yon ang Bible. Pero kapag New Testament lang ang gagamitin mo, at ito ay aklat ng New Testament lang ang tawag doon, hindi po yan pwedeng maging Bible. Dahil ang Bible, dapat yan ay compiled. Compiled dapat. Kasi tingnan nyo ha, kung ang Old Testament ay matatawag nating Bible, pwede ba nilang ilatag sino ang naglagay ng chapters at verses ng Old Testament? Kailan ito na ilagay? Sinong mga tao ang responsable sa pagkakabuo ng Old Testament Bible? Kasi yung Tanakh, yung Torah, yung Septuagint, and so on and so forth, yan ay mga walang verses, yan ay walang mga chapters. Ngayon, bakit ba tayo, mga Katoliko, ay sinasabi natin tayo ang nag-compiled ng Old Testament at ng New Testament, samantalang nag-e-exist na yung Old Testament? Bakit ba sinasabi natin tayo ang bumuo? Dahil ang Catholic Church po ang nagsaayos ng Old Testament, kasi noon magulo yan. Magulo ang Old Testament noon, wala yung chapters, walang verses, walang pangalan ng aklat. Ang nagbigay ng mga pangalan ng aklat, kunyari aklat ni David, Hob, tayo. Pero noon walang ganyan. Basta mo lang siyang babasahin nang siya nang babasahin. No, teka na po yung sinain ko. So magulo 'yon. Magulo ang Old Testament doon. Hindi siya maayos. Kaya ang ginawa ng simbahan, dahil tayo yung bumuo ng New Testament eh, walang ambagang sulpot dito. Walang ambagang sulpot dito. Sasabihin ng INC sa akin, no, si Leo Gatchalian, may ambag kami sa Biblia kasi kami nagtuturo. Oy, excuse me, Leo Gatchalian. Hindi pa sinisilang si Felix Manalo, nagtuturo na ang simbahang Katolika, mga ambisyosang iglot. Now, nung dahil tayo ay bubuo ng New Testament, tayo bumuo niyan eh, di ba? Ang ginawa ng simbahan, para maintindihan natin yung mga hula, yung mga propesiya, kung paano natin i-relate yung hula at propesiya sa kaganapan, para malaman natin ng malinaw at ma-relate siya sa New Testament, ang ginawa ng Catholic Church, inayos ang Old Testament. Kaya tayo nag-compiled. Pero ang Old Testament ay nag-e-exist na. Wala pang Christianity. Siyempre, panahon ni Moises yan eh. Pero ang kiniklaim natin na tayo yung nag-compiled o bumuo, tayo kasi ang naglagay ng mga sitas, ng mga bersikulo, ng mga pangalan ng mga aklat. At dahil tayo ang naglagay noon, no, tayo ngayon ang gumawa at bumuo. Ngayon, sabi nila, "Oy Sanrio, ang kapal mo." Sabi ko, "Bakit? Kayo sumulat ng Bible?" Ay, ang tatapa, mga wala namang ambag sa Bible, baka question sa akin ha, sa akin pa talaga. Kayo ba sumulat ng Bible? Yes! The Catholic Church is the author of the New Testament. Why? The 12 apostles, Catholic.
Jesus Christ founded the Catholic Church. So, sino ngayon ang nagsulat ng New Testament? Catholic! Ikalawa, tayo ang nagsulat ng Bible. Bakit? Paano mo maiko-compile yan? Kung hindi mo isusulat, di ba? Ang Bible ay hango sa wikang Aramaic, Hebrew, Aramaic, at Greek. Ang New Testament, Greek yan. Isa lang ang ano dyan, ang Hebrew Aramaic, yung aklat ng Mateo, if I was not mistaken. Kasi si Matthew hindi marunong mag-Greek. Even Peter, Apostle Peter, hindi marunong mag-Greek. Siguro may merong alam, pero very, very light lang. Hindi siya fluent. Kaya yung nakuha yung manuscript ng Book of Matthew, Aramaic yan, Hebrew Aramaic. Sa Old Testament, mga Hebrew Aramaic naman yan. Kasi Judaism yan eh. Diba? Jerusalem. So, yung mga nakuhang manuscript sa ilalim ng mga sinauna Kristiyano, which is tayo lang. Tayo lang may sinauna Kristiyano, wala sila, wag ambisyosa. Lalo na tong Liam Garcia na to, ang kapal ng mukha, diba? Ngayon, itong mga aklat na ito na nakuha at translate into Latin, paano mo yan maiko-compile kung hindi mo isusulat? Ang nagsulat sa Latin Vulgate Bible, mga obispo at kaparian ng simbahang Katolika. At hindi basta-basta obispo, hindi basta-basta pare, mga matatalino at dalubhasa sa wikang Aramaican at wikang Grego at wikang Latin. Mga dalubhasa, matatalino. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na, kayo lang naman nag-compile ng Bible eh. Compile lang naman ginawa nyo ha. Wow! Yung compilation ng Bible, hindi yan basta-basta. Ha! Inubos ni Jerome ang buo niyang kabataan sa pagta-translate ng Bible. Lang? Diba? Almost 40 years? Nag-translate ang ating dalubhasang pari na si Jerome, magkaroon lang tayo ng Biblia, tapos lang. At yung nagsabi pa ng lang, wala pang ambag sa pagkakabuo ng Bible, ang kapal ng muka, hindi ba? Kayong mga Katoliko, kayo lang naman nag-compiled eh. Kami nag-compiled lang. Eh kayo, anong ginawa ninyo para mabuo ang Bible kung kami lang ang nag-compile? Lang? Nagkaroon ng mga translations ang mga protestanteng demonyo ng kanya-kanyang Bible? Lang? Saan nyo ba kinuha ang mga translations na gamit nyo sa Biblia? May pa KJV, KJV pa kayo. Saan nyo nakuha yan? Saan? Sa Latin Vulgate lahat galing yan. Ano yung Latin Vulgate? Compiled ng Catholic Church. Pag hindi kami nakapag-compile ng Bible, wala protestante dito. Bakit? Anong gagamitin yung traditions? Anong history ang ilalatag nyo sa mga tao? Kaya nga the Catholic Church, we can defend our faith and our doctrines kahit hindi tayo gumamit ng Bible. Because we have histories. We have standard references. Kaya hindi tayo Bible. Now, ang mga Protestant na ito na makakapalang muka, do you think that you can defend your faith without using the Bible? I can defend my faith without using the Bible. Sa lahat ng Protestant, can you defend your faith without using the Bible? I can defend my faith without using the Bible. San Rio, how? The Catholic Church founded in the land of Jerusalem, 33 AD, under the Pentecostes. And that's true. Totoo yun. Diba? We can defend our faith under sa history. We have early Christians. We have history.
pwede tayong lumaban. Sila, paano sila lalaban? Ha? Ang mga pangalan ninyo, etong isang iglot na to, sabi sa Leo, huwag ka na magalit, katoliko na ang sumulat ng talata sa Biblia, kaya katoliko ang may-ari ng Biblia. Kahit anong talata pa isulat ng mga katoliko sa Biblia, ay pwede sila naman ang gumawa. Okay. Sabi ng iglot, walang katoliko sa Biblia. Eh, paano magkakaroon ng salitang katoliko sa Biblia? Paano magkakaroon? Logic. Eh, wala pang Biblia, nag-e-exist ng pangalang katoliko. Oh. Tama, mali. Naibigay ang pangalang katoliko sa ating simbahan sa panahon na matetegi na, machuchugi na yung mga apostol. During that time, sa panahon ng mga apostol, nung buhay pa ang 12 apostles, hindi pa po nag-e-exist ang pangalang Catholic Church. Kaya nakalagay po sa Bible, andyan ang mga iglesia ni Cristo, iglesia ng Corinth, iglesia sa Efeso, iba-iba, di ba? Merong iglesia ng Diyos. Pero bakit walang Catholic Church? Kasi nung buhay pa sila, hindi pa nagbibigay ng pangalan si San Ignacio na Catholic Church tayo. Kaya ang ginawa ng mga bawat bayan, dahil wala naman talagang pangalan na umiiral noon sa atin, yung bawat bayan na kung saan nagtatag ng iglesia sa ilalim ng Christianity, ipinangalan sa bayan. Kaya nga, iglesia ng Corinth, iglesia ng iglesia sa ilang, iba-iba. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na, San Leo, saan kayo mababasa sa Bible ang Katoliko? Hindi nila tayo pwedeng hanapin doon kasi wala pang Bible, nag-e-exist na tayo. At ang Katoliko na salita, na terminology, ay nag-exist sa panahon na pawala na yung mga alagad. Hindi na nila na-adapt na eto Catholic Church to. Ang nagpasimula ng pagpapalawak at pagpapalago ng pangalang Katoliko ay si San Ignacio na. Patay na po ang mga apostol. Eh ang nakasulat po sa Biblia, apostolic yan. Teka lang po, wait lang. Yung nakasulat sa Biblia, apostolic yan. Mga apostol. At nung mga apostol na ito, dahil wala namang pangalan ng simbahan noon, di ba sabi nga sa Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aking iglesia, wala naman siyang binanggit na pangalan, hindi ba? Yung aking iglesia na sinasabi ni Christ, na si Kristo magtatatag ng iglesia, pero wala yung pangalan. At nung namatay si Christ at nagsimula ng lumaganap yung pagtuturo, hindi ba dahil nagbabati tayo ng happy birthday? Happy birthday Catholic Church, di ba? Gumagano tayo pag araw ng Pentecost at na-issue ako dyan, no, sa araw ng Pentecost na yan. Bakit tayo nagsasabing happy birthday Catholic Church? E akala ko ba ang Catholic Church ay nag-start crucifixion ni Christ? Bakit, di ba yung muling pagkabuhay, Easter Sunday? Isa din yon na kung saan tayo nagsimulang sumamba kay Kristo ulit. Muling pagkabuhay ni Kristo ay muling pagsamba natin sa Diyos, which is si Christ. Ngayon, bakit sa Pentecost? Kasi nung araw ng Pentecost, kung bakit tayo rin nag-happy birthday, dahil nung after ng Pentecost, yung binabaan sila ng Holy Spirit, doon sila nagsimula ng mangaral. Alam ko yung araw ng Pentecost, yan yung tinatawag na kumpil eh. Kumpil. Kaya kapag kayo ay nakumpilan, yan yon yung araw ng Pentecost. Parang bumaba na sa inyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit, dyan yun na matatanggap ang katapangan, ang talino, no? Kaya meron tayong confirmation o kumpil dahil dyan sa araw ng Pentecost. At nag-happy birthday tayo kasi dyan na sila nagsimula na pumunta sa iba't ibang lugar para magturo at mangaral. At during that time, nung ang mga alagad at mga apostol ni Christ ay naglalakbay, wala pa pong salitang katoliko. Kaya yung kumalat sa iba't ibang lugar
ay mga pangalan ng mga iglesia ayon sa bayan. Kung ikaw ay taga Corinto, ang tawag sa iglesyang tinatag doon ay iglesia sa Corinto. Kung ikaw ay taga Efeso, ang tawag doon ay iglesia sa Efeso. Kung ikaw ay nasa Ilang at nagtatag ng iglesia doon, iglesia sa Ilang. Iba-iba ang mga naging pangalan dahil wala po tayong pangalan talaga. At dahil sa pagdami ng mga pagano at pag-usbong ng mga heresy, hindi Protestant ha, heresy. Pag sinabing heresy, pag sinabing heretiko, ito yung mga nasa ilalim ng Catholic Church na nagbibigay ng self-interpretations. Hindi sila lumalaban sa Catholic Church, pero meron silang self-interpretations. Bakit nagkaroon ng heresy? Dahil during that time, wala po kasing Bible. Ang pinagbabasihan noon ng mga early Christian ay kanya-kanyang opinion. Yung mga manuscript na nasa New Testament, hindi yan magkakasama noon. Yan ay hawak-hawak ng mga iba't ibang konseho. Hawak-hawak yan ng iba't ibang bansa ayon sa mga alagad kung saan sila nakasakop. Kaya hindi yan ganun kadali na nabuo ang Latin Vulgate. Bakit? Dahil naglakbay ang mga sinaunang Kristiyanong dalubasa natin, nagpunta sa iba't ibang bayan at hinanap ang mga manuskripto na hawak-hawak ng mga iba't ibang bansa na kung saan ito ay nasakop ng mga alagad. At ang lahat ng mga manuscript na ito, yan ay isinurrender sa Catholic Church. Hindi po Roman Catholic Church. That's wrong. Hindi po natin pwedeng sabihin na the true church is the Roman Catholic Church. No. There is no such thing as Roman Catholic Church before. The Roman Catholic Church terminology, yan ay ibinigay ng Anglican Church sa ating mga Katoliko bilang pang-iinsulto sa ating pananampalataya. Paanong pang-iinsulto, San Rio? Ang Anglican Church, sila ang gumawa ng KJV Bible. At ang Anglican Church ang responsible sa paglalabas na tayo ang pumatay kay Kristo dahil tayo ay taga-Roma. Hindi INC, hindi MCGI, hindi mga born again, hindi SDA ang nagsimula na insultuhin ang Katolikong simbahan pagdating sa tayo daw ang pumatay kay Kristo dahil mga Romano daw tayo. Ang unang naglabas niyan, Anglican Church. Anglican Church, binansagan nila tayong Roman Catholic Church. During that time, may mga rites na umiiral. Meron tinatawag na Eastern Rite. Tayo naman is Latin Rite, which is a Western. Meron tinatawag na Chaldean. Meron tinatawag na West Syriac at East Syriac, if I was not mistaken. May mga rites yan, 5 rites. Yung tatlo, nag-iba. Byzantine. Yon. Byzantine, East and West Syriac. Ano ba yung isa? Byzantine is Chaldean. Tayo, the Latin Rite, meron ding Eastern Rite. So, 5 yan. Yung tatlo, nag-iba. Nag-iba yung tatlo. Itong mga rites na to, sila yung mga may hawak ng mga original manuscript. Hawak nila yan. Kaya nga po yung pagkakakompiled ng Bible, yan ay umikot sa iba't ibang konseho. Hindi yan basta-basta nagmaganda tayo na, oh, yung Latin Vulgate, gusto ko ha, dahil sa gusto ko na ito yung Bible ng lahat, ako masusunod. Hindi. Yan ay umikot sa iba't ibang council. Pinaghirapang aralin at pag-aralan ng mga dalubhasa na sinaunang Kristiyano. Kaya hindi yan agad-agad na pagpatibay. Ang naging problema ng Latin Vulgate, isa,
sa naging problema niyan, kung bakit hindi yan agad-agad pinaburan, nagkaroon po ng problema sa Revelation. Sa the book of Revelation, nagkaroon ng problema dyan. Yan po talagang book of Revelation, yung ginagamit ng Iglesia ni Cristo na sila yung nasa Revelation. Yan pong book of Revelation noon, hindi yan kinikilala ng early Christian. Hindi yan kinikilala, bakit? Kasi hindi pa yan nagaganap. So ang stand noon ng early Christians diyan sa book of Revelation, imagination lang yan nung nagsulat. Kaya nga yung sinasabi nila na ang nagsulat ng Revelation ay si John, Apostle John or si John the Beloved, hindi po. Noon, hindi yan kinikilala na yan ay sulat ni Apostle John. Tatanggalin yan dapat, kaya nga po apokrypha yan eh. Merong Bible na tinatawag na taga-Ethiopia, na which is kinoconsidered the Bible ng Catholic Church, wala po doon Book of Revelation, tinanggal nila. Tinanggal nila, sa tradisyon ng Ethiopia, which is Catholic yan, apostolado yan, alam ko si Mark. Si Mark, disciple na si Mark, successor niya yan, yung Ethiopia, napuntahan yan, nasakop yan, yung Alexandrian. Yeah, si Mark yan ang responsable diyan, napuntahan ni Marcos yung Alexandrian kasama yung Ethiopian. Yung Bible ng Ethiopia, tinanggal nila ang Revelation diyan. Kasi nga paano mo paniniwalaan ang isang aklat na hindi pa nagaganap? Kaya sinuka yan noon. Yung pagki-claim ng mga INC na sila nasa aklat ng Revelation, sinusuka yan. At hanggang ngayon, unknown ang author. Di ba sabi ni Ray Ann Fuentes? Unknown ang author ng New Testament. Yes. It's still unknown. Na ang mga manuscript ng New Testament, yan ay mula sa sulat ng mga disciples ng mga apostles. Pero bakit natin kiniklaim na ang mga aklat sa New Testament ay sulat ng mga alagad? Sapagkat ang mga aral doon ay galing mismo sa apostol. Hindi nga lang sila yung nagsulat. Kaya nga pagbasa ayon kay San Pedro, ayon. Ang sumulat niyan yung mga disciples nila. Pero yung aral na yon sa mga apostol. Kaya yung New Testament, apostolic yan. Kaya dapat ang simbahan mo, apostolic din. Bakit? Dahil ang Bible, dahil ito ay turo ng mga apostol, dapat meron kayong apostolic succession na mag-uugnay sa mga talata, sa mga bersikulo na mababasa sa Biblia dahil ito ay apostolado. Ang simbahan, ang iglesia, na walang na hindi apostolado, peke. Maiko-connect natin ang apostolic succession ng Catholic Church. If maiko-connect natin ang apostolic succession ng Catholic Church hanggang dito sa New Testament. Magmula sa Matthew 16 verse 18 up to now, pwede tayong kumunik. Yung mga priests, bishops, cardinals, and pope, kaya natin silang i-connect kay Christ. Kaya yung Bible na na siyang binuo natin, kaya natin niyang ilaban. Bakit? Dahil wala pang Bible, buhay pa ang mga apostol, alam na natin na tayo yung mga kasama nila. We have martyrs. We have blesseds. We have saints, actually. May mga saints tayong hindi nabulo. May mga saints tayo na bumubuhay ng patay. May mga saints tayo na levitation ba yung tawag doon? Lumulutang sa sobrang banal. May mga saints tayong nagniningning at nagliliwanag. May mga saints tayo na hindi kayang paliwanag ng science. Paano nangyari yung himala na yun? We have Eucharistic miracles. Marami tayong mga himala
na nangyari sa ating simbahan bilang pagpapatunay that the Catholic Church is one holy apostolic Catholic. May mga ganyan ba sa Protestante? Nakabuhay ba ng patay ang mga Protestant? Nagimala ba ang INC? Nakapagpapagaling ba sila ng mga may sakit? Di ba hindi? Only the Catholic Church. Ang nagtayo lang ang may mga santo na nakakapagpagaling ng may sakit. Padre Pio, hello, kaway-kaway. Tayo lang din ang nakakapagpalayas kay Satanas. Hello, kaway-kaway, Saint Benedict. Saint Benedict. Yung Saint Benedict prayer, a very powerful prayer. Tayo lang ang may mga devotional traditions. Hello, kay ano, kay Saint Dominic, the Holy Rosary. Traditional devotions, Sister Faustina, the Divine Mercy. Tayo lang mga Katoliko ang may mga sinaunang pinta ng mga sinaunang Kristiyano, kaway-kaway sa Baclaran Church, Our Lady of Perpetual, ipininta ni San Marcos. Galing mismo sa kanyang mga kamay ang larawan ng Baclaran Church. Ang Poong Nazareno, nauna pa sa sulpot dito sa Pilipinas. Ang Santo Niño de Cebu, wala pang sulpot dito. May Santo Niño na tayo dyan sa Cebu. Nasa sa atin lahat ng mga standard references. The relics, the crown of thorns ni Christ. Diba yung kanyang robe? Nung siya'y nangangara, na i-preserve ng Catholic Church, even the footsteps. Kung pa yung umakyat siya dun sa kay Poncio Pilato, yung bakas ng paa, nasa atin. Naka-preserve. May mga ganyan ba ang Protestant? Wala. Why? Because this Protestant, sila ay binuo ng Bible. Unlike tayo, mga Katoliko, we are not the product of the Bible. Why? Because we, the Catholic Church, compiled the Bible. The Bible don't compile the Catholic Church, but the Catholic Church compiled the Bible. While dito sa Protestant, the Bible compiled them. Kinumpal ng Bible ang mga sulpot. Kaya nga sila Bible alone. Kapag pag ang pananampalataya mo ay compiled ng Bible, Bible alone ka talaga. Hindi ka pwedeng lumagpas doon. So kung ang Catholic Church ay hindi tayo nag-compiled ng Bible, sa tingin nyo may Protestant, do you think this Protestant, they can defend their faith without using the Bible? No. Ako, I can defend my faith without using the verses and chapters. I can prove it. At nakikita nyo naman po yung live debate ko. Diba? Sumisitas ako, isa, dalawa. Pero nakikita ninyo kung paano natin na ipapanalo ang ating faith, ang ating doktrina. Why? Kasi ang kahinaan ng mga Protestant, kasaysayan. Kaya hindi sila pwedeng magbida-bida na kayong mga Katoliko, kayo lang naman nag-compile. Wow! Kami lang ang nag-compile. Kayo, anong ambag nyo sa pagkakabuo? Unang-una, hindi pa pinapanganak si Felix Manalo, binubuo na Bible. Mga iglesia ni Cristo ni Manalo dito. Hindi pa pinapanganak si Felix Manalo, binubuo na yung Bible. Wala kayong ambag. Hindi pa pinapanganak si Eli Soriano, binubuo na yung Bible. Wala rin kayong ambag. Hindi pa pinapanganak si Ellen G. White, binubuo na yung Bible. Wala din kaambag ang SDA. Si Martin Luther, hindi pa sinisilang, may Latin Vulgate na. Na which is itong Latin Vulgate, ninakaw niya. Nagtago sa Gothenburg, Germany, si Martin Luther. At pinakailaman yung translations natin. Binago-bago. Kaya nagkaroon ng five solas, five alone. Sa kanya nagsimula ang Bible alone, ang faith alone, grace alone, Christ alone, lahat ng alone, alone in the dark.
kay Martin Luther yan. Hindi yan pinasimulan ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang pagiging Bible alone ay pinasimulan ni Martin Luther. Kaya yung SDA, MCGI, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo ni Manalo, lahat kayong mga Bible alone kayo at iba't iba pang sekta dito sa Pilipinas na nagkiklaim na kayo ay Bible alone, ang nagpasimula niyan si Martin Luther. Sino nagpasimula ng Bible alone? INC ba? May Bible alone na wala pang INC sa Pilipinas. Sino nagpasimula ng Bible alone? SDA ba? May Bible alone na wala pang SDA. Si Martin Luther ang unang protestante. Kaya kapag ang sekta mo ay protestante at ikaw ay INC, hindi kayo ang tunay na protestante. Sino ba nagpasimula ng protestante rito? INC ba? Sino ba nagpasimula ng protestante rito? MCGI ba? SDA ba? Jehovah's Witness ba? Baptist ba? Sino ba nagpasimula ng protestant? Martin Luther. Kaya lahat na nagkiklaim na ako, kaanib ako ng iglot, ang labas sa kawan ko ay di maliligtas, mali. Hindi INC ang nagpasimula ng protestant, Martin Luther. At bukod pa doon, ang Bible na siyang ginagamit natin, hindi po protestante ang bumuo niyan. Kung protestante ang iglesia mo, kailangan mong patunayan sa akin na protestante ang bumuo ng Bible. Hindi po tayo pwedeng magsabi na, kayo bumuo ng Bible. Pero ang tanong San Rio, nasusunod niyo ba yung mga utos? Hindi kayo pwedeng mag-stand ng ganon. Malaking kabobohan yun. Ang pinopoint natin pagdating sa Biblia, sino bumuo? Labas na tayo kung ang isang tao ba ay makasalanan o hindi. Pananagutan niya sa Diyos yun. Huwag kayong banal na banal sa sarili ninyo. What I am trying to say, who compiled the Bible? Protestant ba? Kaya kung hindi Protestant, ang bumuo sa Bible, lalabas mali lahat ng Protestant Bible. Lahat ng Protestant Bible ay mali. Dahil ang bumuo ng Bible ay hindi po yan Protestant. Kaya nga po, di ba sabi ko na, aanib ako sa sekta nyo. Pero ang tanong ko, Protestante ba ang mga alagad ni Christ? Ang 12 apostles ba Protestant? Di ba hindi? Yung mga iglesia, sinasabi ng INC, Roma 16 verse 16, kami yan. INC yan, kami yan. Oy, kami yan, San Rio, wake up. Yung panahon ba ng Roma 16 verse 16, may Protestante na? MCGI, Iglesia ng Diyos. San Rio, kami yan. Wala kayo sa Bible. Nasa Bible kami, Iglesia ng Diyos. The question is, yung Iglesia ng Diyos ba na nasa Bible ay Protestant? SDA. Uy, Sabat. Mali kayong mga Katoliko, Sabat. Sabado. The question is, yung Sabat ba na nasa Bible, Protestant? The true Sabbath keeper is not a Protestant. The true Church of Christ, which is founded by Jesus Christ, is not a Protestant. The real and true Bible is not a Protestant Bible because the Bible that we are using today, it was compiled by a religion, by the religion. Not a Protestant. So if they are claiming that though na hindi kami nag-compile at kayo nag-compile pero mas tama kami, if they are claiming na sila yung tama, sila yung totoo, sila yung accurate, who compiled the Bible? Ano ba ang tinatag ni Christ? Protestant or religion? Hindi po kahit kailan nagkaroon
ng mga protestanteng mangangaral noon. Wala pong protestanteng mangangaral noon. Hindi pa pwede na mag-claim ang mga sulpot na sila ang nasa katwiran, sila ang nasa tama. Sila ang mas nakakaalam ng sitas. Dahil ang mga mangangaral noon sa panahon na hindi pa buo ang Bible ay hindi po mga protestante. There is no such thing as Protestant during the life of Christ, nung buhay pa siya. Now, sino ngayon ang may karapatan na magturo at mangaral pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika? Ang mga Protestante o ang bumuo ng Bible? Sino ngayon ang mas may nakakaalam ng bawat history na nasa mga verses and chapters ng Bible? Ang bumuo o ang nangopya? Kailan nagkaroon ng mga translations? Kailan nagkaroon? 16th century. Kailan nagkaroon ng Bible? 4th century. Nakikita nyo ang difference? How can you say or how can you tell na yung mga translations ninyo ay accurate? They are using the Easy English Bible to determine na may Bible sa Bible. Yang bang Easy English Bible, yan ba ay accurate translations sa compiled Bible? Sa compiled Bible ng Latin Vulgate, there is no such thing as Bible. Don't ever claim na may Biblia sa Biblia. Dahil hanapin ko pa din sa inyo kung sa compiled Bible ba ng Catholic Church, which is diyan nagpasimula yung mga translations ninyong mga sinungaling, meron bang mababasa sa Latin Vulgate na salitang Bible? Kaya ako, kapag naglatag sila ng mga translations ng Bible at alam kong Protestant, actually hindi ko siya kiniklaim na Bible. Para sa akin, ang mga Protestant Bible, Satanic Bible yan. Kaya ako, I am 100% very confident na walang Bible sa Bible kasi walang nakasulat na ganyan sa Latin Vulgate mismo. Meron akong Bible dito, Two-Way Rings. English translation to mismo ng Latin Vulgate. Wala rin ako mabasa ang nakasulat na Bible doon. So kung tayo ay gagamit ng Bible, make sure na yung Bible na gagamitin natin ay may imprimatur. Make sure na yung Bible na gagamitin natin ay 73 books. Make sure na ang gagamitin nating Bible ay Catholic Bible. Because the Bible compiled by the Catholic Church. Doon tayo sa accurate. Pag nilatagan kayo ng mga version sa iba't ibang translations, huwag kayong papayag na magpadaig. Doon kayo lagi titindig sa original translations ng Bible natin, which is the Latin Vulgate. Lagi niyong hihingiin sa kanila, na saan yan mababasa sa Latin Vulgate? Remember, ang Latin Vulgate ang nagpasimula ng Bible. So, may mababasa bang ganyan sa Latin Vulgate? Hindi na sila makakasagot. Kahit gumamit pa sila ng LAMSA, KJV, Easy English Version, ang dating Biblia, kahit ano pang mga versions yan, lagi kayong lulundag sa original Bible, which is the Latin Vulgate. Nakasulat ba yan sa Latin Vulgate? Yes or no? Dahil ang mga translations ninyo ay kinopya nyo lang sa Latin Vulgate, which is compiled by the Catholic Church. Kaya no Bible, no sulpot. No Bible, no protestante. Bakit ba sila nagtatag ng mga sekta nila?
Because ang pagtatatag ng sarili mong sekta, ng sarili mong iglesia, yan ang pinakamadaling paraan para magpayaman. Gusto niyong yumaman agad? Magtatag ka ng sariling iglesia mo, gamitin mo Biblia ng Katoliko, siraan mo simbahan. Maraming tanga sa Pilipinas, maniniwala sa'yo. Tutukan mo sa lagak, ibulsa mo ng ibulsa yung lagak. Kaya pansinin ninyo, marami nagtatayuan dito ng mga sulpot na sekta. Bakit? Kasi mga Pilipino, tanga. Tanggapin na natin yan. Ang mga Pilipino, tanga. Kasi napaka-basic lang ang katuruan ng Christianity. Christianity is a religion. Christianity is not a Protestant. Christianity starts from the land of Jerusalem. Napaka-basic. Hindi nagtatag si Christ ng Protestant. Am I right? Hindi naman Protestante ang mga apostles. Am I right? Ang Christianity nagsimula sa Jerusalem, nasa Bible. Am I right? Napaka-basic, di ba? Ang tunay na Kristiyano mula sa Jerusalem. Saan ba galing yung mga sulpot dito? Amerika, Pilipinas, Pampanga, Punta Santa Ana. Pero nakalagay sa Bible, Matthew 16 verse 18, itatayo ko ang aking iglesia saan? Sa bayan ng Jerusalem. Bakit naniniwala kayo sa sekta na tatag sa Santa Ana? Bakit naniniwala kayo sa iglesia na tatag sa Pampanga, Apalit? Bakit naniniwala kayo sa iglesia na tatag sa Amerika? Eh malino, nagbabasa naman kayo ng Bible. Matthew 16 verse 18, itatayo kong aking iglesia saan? Sa bayan ng Jerusalem. Naniniwala kayo sa mga ang founder Pilipino? Ang founder Amerikano? Hindi ba? Maraming tanga sa Pilipinas, kaya kung gusto nyong yumaman, kung gusto nyong magbuhay hari habang nabubuhay, magtatag ka ng sariling sekta mo, yayaman ka kaagad. At yan naman talaga ang totoo. Yan ang goal and motivations ng mga pastor na nagtatag ng sekta. Tingnan nyo si Kibuloy, may kasong rape. Si Felix Manalo, may kasong rape. Eli Soriano, may kasong rape. Si Ellen G. White, pedophile. Maraming kakalimitan sa mga nagtatag ng sekta, may mga kaso, at ang masaklap, founder ka pa. Imagine, founder ka ng isang iglesia at ito ay sa usaping espiritual. At ang iglesia dapat ang lumalarawan dyan kabanalan. Tapos founder mo, rapist. O, kabanalan ba yung matatanggap ng member doon? Founder mo, rapist. O, ano ngayon ang mangyayari doon sa mga kaanib? Lahat kayo makasalanan. Bakit? Tagapagtatag nyo, hindi banal. I will give you a better understanding patungkol sa mga nagtatag ng sekta na ito na kinakalaban ng simbahan. Okay. Kung si Felix Manalo, siya ay huling sugo, siya yung nasa hula, siya yung piniri ng Diyos para mangaral at magturo, bakit hindi siya namatay na banal? Dapat makikitaan siya ng miracle. Bakit hindi siya namatay na banal? Kapag ikaw ay banal, makakapagpagaling ka ng may sakit. Makakabuhay ka ng mga patay, ginagawa ng mga apostol yan. Ngayon, kung siya ang huling sugo at siya ay sinugo ng Diyos, bakit hindi siya namatay na banal? Nabulok. Huling sugo, nabulok. Kung siya ang literal na pinili ng Diyos, bakit hindi siya nakilala sa buong mundo? Wala pa siya sa kuko ng simbahang Katolika. Hindi ba? Ikalawa, Eli Soriano, sugo, propeta, pinili ng Diyos,
para maghayag ng kanyang salita. Bakit hindi namatay na banal si Eli Soriano? Kung si Eli Soriano ang siyang pinili at hinirang ng Diyos, bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas? Ang mga alagad, ang mga apostol, ang mga disciples ay hindi takot mamatay. Ipinaglalaban nila ang kanilang faith kahit ang kapalitman nito ay kanilang sariling buhay. Bakit hindi umuwi si Eli Soriano ng Pilipinas at patunayan sa lahat ng Pilipino dito na mali ang paratang sa kanya ng Iglesia ni Kristo? Nagtago, hindi nagpakita, natakot. Bakit? Kasi totoo na may kaso siyang panggagahasa. Diba? Ellen G. White, propetesa, kinikilala bilang isang babaeng propeta, namatay sa ospital pa ng Santo natin, parang St. Clair yata, St. Clair Hospital, nakalimutan ko na yung pangalan. Catholic saint pa, na hospital siya, tinakbo. Now the question is, if Ellen G. White, isa siyang propetesa, siya'y pinili rin ng Diyos ayon sa hula para magturo at mangaral, bakit hindi namatay na banal si Ellen G. White ng SDA? Hindi hahayaan ng Panginoon kapag ikaw ay kanyang pinili na hindi niya papatunayan na pinili ka. Itataas ka ng Diyos pag pinili ka niya. Gagamitin ka niya sa mga tao para makapagpagaling, gumawa ng himala. Kung ang mga sacred images ng Catholic Church ay nagpapakita ng himala sa pamamagitan ng kapangyarihang dumadaloy sa mga rebultong ito sa ating Panginoon, hindi ba mapaghimala ang mga rebulto natin? Humawa ka lang, gumagaling ka na. Because of what? Because of that image? No. Because of the power of the Lord. Now the question is, kung ang itong mga sulpot na founder na ito ang siyang pinili at hinirang ng Diyos, bakit hindi kayo ginagawang daluyan ng himala ng Panginoon? Ang mga saints ng Catholic Church may lumulutang. Si Pope John Paul II, nakikita yung nagro-rosary, nagliliwanag. Katulad ng kay Christ, kung paano nakita ng mga alagad si Christ, nakausap si Moises, si Jacob, hindi ba? Nagniningning. Pagbabagong anyo, transfiguration, nasa rosary. May mga miracles. Bakit? Dahil binibigyan diin ng Diyos sa ilalim ng Christianity na ito ang kanyang itinatag. Hindi siya papayag ang Panginoon natin na hihirang ng tao, mapapahamak, pero hindi makikilala. Tingnan nyo, ang 12 apostles during that time, nung sila ay nangaral, wala pang 50. Diyan nagsimula ang Christianity, sa pangangaral, wala pa po silang 50 noon na katao. Pinagpapatay. Anong bilang ang pinakamarami noon? Pagano? Yung pinagpapatay itong mga alagad na to, kahit konti lang sila, namatay ba ang Christianity? Namatay ba ang Catholic? Di ba hindi? Lalong dumami. Ganon ang Diyos pag magtatawag ng tao. Maaaring namatay sila? Maaaring hindi nila alam na sa panahon natin ngayon, sikat na sikat sila sa buong mundo? Dahil during that time, hindi naman sila sikat. Pinapatay nga eh. Diba? Pero tingnan nyo ngayon, buong mundo, Katoliko halos. Yung Pope, laman ba ng balita? Hindi. Hindi, diba? Araw-araw ba nasa balita ang Pope? Hindi. Laman ba ng palabas sa telebisyon?
Araw-araw bang pinapakita yan sa mga commercial ang poop? Hindi. Tama? Yung poop ba? Araw-araw na nasa Pilipinas? Hindi rin. Pero, umamin kayo. Hindi man natin araw-araw nakikita ang poop, hindi man araw-araw nire-remind sa atin yung Santo Papa, pero bilang isang Katoliko, hindi nyo makalimutan yung poop. Oh, hindi ba? Pag pumunta ang poop sa Pilipinas, nakikita nyo ang milyong-milyong mga Pilipino na nagbubunyi sa pagdating ng Santo Papa. Pero hindi naman siya lagi sa Pilipinas. Hindi natin man natin siya ganun kakilala. Hindi naman natin ganun ka-close ang Pope. Close ba natin? Hindi. Pero mahal na mahal natin ang Pope. Hindi rin natin maipaliwanag bakit natin siya mahal eh hindi naman natin siya kilala. Kilala nyo ba yung Pope? Nakabanding nyo? Nakausap nyo? Hindi. Pero mahal na mahal natin. Bakit? Yun kasi ang kapangyarihan ng Diyos. Yon ang udyok ng Holy Spirit. Na ang Pope na ito ang siyang pinili ko at hinirang ko na mamamahala ng iglesyang aking iniwan. Kaya marapat lamang kayong mga kaanib ng iglesyang ito na pinamumunuan ng Santo Papa, mahalin nyo siya. Dahil siya ang humahalili sa akin, which is si Christ. Hindi man natin nakikita lagi ang Pope, hindi man sa atin araw-araw nare-remind ang Pope, pero mahal na mahal natin ang ating Santo Papa. Hindi natin maipaliwanag bakit natin siya mahal. Basta ang alam lang natin, mahal natin ang Pope. Hindi po ba? That is the power of the Holy Spirit. Yan ang sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Felix Manalo, kilala ba sa buong mundo? May mga bansaya na ban. Ban ng INC sa Russia, sa Africa. Sa Africa, nagkaroon ng tragedy sa Africa, binanyan ang INC. Sa mainland, sa Poland, ban ng INC. Sa mainland ng China, ban ng INC. Maraming mga bansa na ban ng INC. Natatag ni Felix Manalo. Kung yan ay kinakasihan ng Diyos, na yung INC ni Felix Manalo, eh bakit sila naban? Papayag ba ang Diyos na maban yung simbahan niya? Di ba hindi? Ang Katolik, anong bansa tayo ban? Wala. May Katoliko sa China. O, bawal Protestante doon. Sa Poland, may Katoliko doon, bawal ang Protestante doon. Ay, pugot ka, day. Sa Saudi, may Katolikong simbahan doon, bawal ang Protestante doon, day. Tsugi ka doon. Sa Thailand, Protestanteng bansa, Hinduism, bawal ang Protestante doon, tigok ka pero may Katoliko doon. Ah. Sa Iraq, bawal ang Protestanteng simbahan doon, ban lahat ng Protestante doon, tigok ka, may Catholic Church doon. Sa Russia, na dating Katolikong bansa ngayon ay Muslim na bansa, bawal ang lalo doon. Papatayin ka talaga. Bawal nga bakla dun eh. Yung mga kagaya ko, bawal dun. O yun, Buddhist pala yung ano, Thailand, sabi ni Kuya Christian Ray, dun sa ano, sa Russia, bawal ang bakla dun. Papatayin ka. Tuting ka. Ano pa lang yun, gender preferences, sulput pa. Bawal ang Protestante dun. Papatayin ka. Mahigpit ang religion sa Russia. Pero may Catholic Church. Oh. Labanan ng ano, ng Russia, yung gera. Russia at saka ng ano ba yung isa? Na bansa? Yung naggerahan yan? Yung Russia, laban doon sa isang bansa dahil sa teritoryo? Sinong namagitan dyan? Catholic Church, ang Pope. Pinagbabati yan. Kayang mamagitan ng Protestante sa gera? Aba, baka machugchugiin kayo doon. Kasi natatandaan ko, sa Abu Sayyaf, may nagmagandang Protestante. Pistok. Oh, sa Abu Sayyaf, eh mga Muslim yan.
Oh, pistok-pistok, nagpunta dun sa Mindanao. Nakauwi ba ng buhay? Pinugutan ng ulo. Sino ang nagpipistok doon? Sa kapayapaan sa Pilipinas, ang Katoliko at ang Muslim. Hindi Protestante, papatayin kayo ng Muslim. Kala nyo ha? Hindi kayo pwede sabihin ninyo na ang inyong mga sekta ay makapangyarihan sa Pilipinas pagdating sa pananampalataya. No. Mahihina lang kayong nilalang pagdating sa faith. Why? Dahil hindi po Protestant ang tatag ni Christ. Kahit anong sabihin ninyo sa mga Katolikong defender, kahit na anong sabihin ninyo sa Bible, may pachuchuchuchu pa kayong history, yung Bible, nung binubuo yan, wala pang Protestante. Yun ang point doon. No matter what history tells you, whether it is standard or not, the point is, nung binubuo ang Bible, wala pang Protestante. At ang pinakaugat niyan, Katoliko ang bumuo ng Bible. Kaya ang Bible, hindi Protestante. And last but not the least, walang mangangaral na Protestante sa panahon na hindi pa buo ang Bible. Hindi Protestante ang mga alagad, hindi Protestante ang kanilang mga disipulo. Meaning to say, there is no such thing as Protestant defender during the time of Jesus Christ. Kaya kahit anong gawin ninyo na pagpapalusot at pagbibigay ng dahilan kung sino ang tunay na tatag ni Kristo, yan ay yung simbahan sa panahon na wala pang Bible. Ang tunay na tatag ni Kristo ay ang simbahan na bumuo ng Bible para sa kanilang pananampalataya. Kaya lahat ng nasa Protestante na iglesia, lumayas kayo dyan. Maiimpyerno kayo dyan. Wala yang sacraments. Hindi valid ang sacraments niyan dahil ang mga sacraments ay nagsimula sa panahon na wala pang Bible. Pag namatay kayo na wala kayong sacraments, impyerno kayo. Lumayas kayo sa pagiging Protestante ninyo at yakapin nyo ang simbahang Katolika. Dahil ang simbahang Katolika ang katutubong simbahan. 1,991 years ang simbahan. Hindi yan tinatalikuran. Whether you are a sinner, whether na tinatry mo na magpakabanal, whether na ayaw mong magbago, ang mahalaga wag mong iwan ang simbahan. Sabi ni Kuya Aldrin Pepito Taytay, paano si RMG Aguila? Si RMG Aguila pag namatay magiging undox. Maa-undox yan sa kabilang buhay. Yang pag-atake niya sa simbahang Katolika, magkikita sila ni Taning sa impyerno. Yang RMG Aguila niya, pag namatay yan, magiging undox yan. Hindi nakakapagligtas ng kaluluwa ang Protestante. At hindi maaari na maging tunay na iglesia ang Protestante. Dahil hindi nagtatag ng Protestante si Kristo. Tandaan nyo, pag sinabing Protestante, yan yung mga sekta na nagpro-protesta sa Catholic Church. Pag sinabing Protestante, yan yung mga tao na lumalaban sa Catholic Church. That's why the Catholic Church is not a Protestant Church. Kanino tayo magpro-protesta? Tayo ang pasimula ng Kristyanismo sa mundo. Ang pinoprotesta ng mga Protestante yung aral ng simbahang Katolik. At hindi nagtatag si Christ ng Protestante para labanan ang simbahang tatag niya. True church is the Catholic Church. True church is not a Protestant church. True church is a religion and a religion is not a Protestant. Religion
is a religion. Religion, it has its own, it has its own calendar, it has its own compiled book, and it has its own history, it has its own traditions, it has its own magisterium. No? Yan ang true church, yan ang religion. Ang religion ay hindi protestante. At hindi kahit kailan ang protestante ay magiging religion. That's wrong. Ang religion, hindi po yan nakarehistro sa gobyerno. Ang religion may sariling buo na kalendaryo, which is the Gregorian calendar. Ang religion ay merong sariling binuong aklat, may sariling aklat ng pananampalataya, the Latin Vulgate, compiled the Catholic Church, the Bible. Ang true church, merong history. We have early Christians. Ang true church, may magisterium. Bilang pagpapakita na tayong mga tao ay nagpapasakop sa ating mga lider. Tayo nagpasimula ng kapilya. Tayo nagpasimula ng katolisismo dito sa Pilipinas. Tayo unang nagkasal, nagbinyag. Tayo unang nakakilala kay Christ at tayo rin ang nagpakilala kay Christ. Dahil tayo ay tatag ni Christ, the Catholic Church. Kaya wag tayong susuko. Kapag may nakita kayong Protestant sa mga post ko, labanan niyong lahat. Hindi yan tinutulugan. Ang nagahari dapat na pananampalataya sa Pilipinas ay ang Katolikong pananampalataya. Iksabog, ikalat ang ating faith dito sa Pilipinas. Maging apostol din kayo kung paanong ibinigay ng mga alagad ang kanilang sariling buhay para palaganapin ang Christianity sa bayan ng mga pagano. Maging ganun din sana tayo. Magbigay tayo, magpakita tayo ng katapangan, huwag kayong magpapatalo. Tapatan ninyo yung mga pangit nilang ugali. Hindi yan pinanonood, nilalabanan yan. Ang daming bastos na protestante ngayon na nagkalat sa comment section, labanan nyo. Tapatan nyo ng manahimik. Patatahimikin natin ang mga sinungaling nilang bunganga. Tatahiin nating lahat ang bibig ni Satanas na kumakalat dito sa Pilipinas. Magkaisa tayo, magtulong-tulong na labanan ang mga sulpot. Gaya ng sabi ni Saint Alexandria, I am not worthy to be called as Catholic if I cannot defend my faith. So yun lang po, maraming salamat sa inyo. No, nag-check lang ako kung magkakaroon po ng signal na problema, no. So maayos naman po, no, at hindi naman nag-loading yung pagla-live natin, no. So yun po, maraming salamat po sa mga kapanalig ko at subaybayan niyo po nawa yung mga iba ko pang mga live presentations regarding po sa aral ng ating simbahan dahil nawala po yung ibang mga yung Facebook account ko talaga. So magsisimula na naman tayo sa panibagong paksa, no, ayon sa aral ng ating simbahang Katolika. At para sa mga manonood at nakapanood ng live kong ito, pakishare po yung video ko na ito, tong live ko, para maging aware din ng ibang mga hilaw na Katoliko at magkaroon ng idea kung paano ipaglalaban ang kanilang pananampalataya laban sa mga pagano at laban sa mga Protestante. So maraming salamat po mga kapanalig ko sa mga nanatili sa tabi ko at hindi ako iniwan. And please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Yun lang po, maraming salamat po at God bless you po sa inyong lahat.